Ito yung dulo-dulo. Ngayon, paano ka ngayon magtatap paano ka ngayon magtatap diyan pagdating sa ano, sa mga ilaw? Sa ilaw. Pero dito sa saksakan, halimbawa, gagawa ito muna tayo sa saksakan ano. Dito sa saksakan, madali lang magano eh, madali lang gawin. Kasi line 1, line 2 lang 'yan. So, dalawang linya lang 'yan. Ang mahalaga lang diyan, pag gagawa ka ng ganitong mga saksakan, lagi magkaiwalay siya. Kasi pag nag-decate, sabog na yan. So, laging magkaiwalay lang yan. Dalawa. So, madali lang mag-layout ng mga ganito kung saksakan. Dapat ba talaga, ano? Dapat ba talaga magkasinlaking ang wire ng sinasabi mong line 1 saka line 2 pagdating sa wire ng, ano, ng saksakan? Pangkaraniwan, pagka saksakan, ang maganda gamitin talaga na wire, di 12. O itinatawag nilang number 12 kasi yung number 12 kasi ito saksakan yung minsan sabay-sabay na sinasaksakan, sinasaksakan ng mga welding machine na inverter, mga portable ganun. Pag mataba kasi ang wire, maganda ibigay ng kuryente, tapos syempre hindi siya basta-basta magiinit. Yun ang kagandaan ng 12. Kahit ilan na isaksak sabay-sabay, kaya niya. Kaya pala nakabukod yung ano, nakabukod yung wire ng ilaw. So, sa ano. Yung sa ilaw naman, pag gagawa ka naman yan, ang wire na pwede mong gamitin na standard 14, medyo payat siya. Tapos, bakit medyo payat kailangan? Siyempre, bukod sa medyo hindi masyado magastos, kasi siyempre iba yung pagmataba na wire, siyempre medyo mahal yan. Ilaw lang naman. Sa ilaw naman kasi, hindi naman yung, kumbaga, ilang watts lang yan. So, ibig sabihin, 14 ay okay na, ibig sabihin. Pero yung iba, gumagamit yung 12 kung marami silang pambili. Kung marami silang pambili, gamit ka 12. Pwede nga 8 eh. Kaya, siyempre, sabi mo na sayang. Sayang lang. So, salip na gumastos ka ng malaki na hindi naman talaga dapat pa. So, 14. Kaya nga yung iba, minsan, di ba, extension lang. Ano nga lang yun, yung number 18 na nga yung iba eh. 18, maliit lang, manipis, pero kaya pa rin magpainit. Kaya lang ang problema nun, madali mag-init. Diba? Kaya siyang mag-init. Yun ang kagandahan. Sa mga ilaw naman, yan ang medyo masalimuot kasi siyempre, no? Handa mo, pag maglaring sa ilaw kasi, bukilya, laging dalawa lang yun, diba? Bukilya, dalawa lang yung linya niya. So, isa dyan, matikay lang, papunta sa switch ka agad. Switch. Tapos yung isa niyan, nasa live. Ayan, di ba, live naman, dalawa lang yan. Line 1, line 2, alimbawa, live 2, ano? So, isa sa switch, isa, itatap mo na agad sa live. Pagdating doon sa switch, so, dalawa rin yun, di ba? Yung isa, dahil nasa bukilya ka na, so, yung isang linya na lang ang problemahin mo, di ba? Dahil ito yung nakatap na dito, so yung linya galing sa switch na isa pa, tatap mo naman dito. Sa live kaya na yan. Kaya pagka inon mo yung switch na ganyan, so magkukunik yan, iilaw siya. Yun yung basic. Pero minsan, pag bagong tuto ka pa lang, yung ang mahirap yung mga limbawa, trigang na limbawa, sa isang switch, tatlong pindutan. So, ganon. Pero papakita natin yan para pag nag-linya tayo. No? Kasi yung iba ang ginagawa nila pagka yung mga bago pa lang natututo. Kada isang switch, dalawang wire. So kung tatluhan yun, kung trigang yun, tawag nila gang eh, trigang. So kung tatlong switch yun, ang ginagawa nila iba, dalawang wire, di bali anim. So, medyo magastos. Tapos masikip sa ganito. Pero kapag ka ma-naintindihan mo na siya, o pwede mo siyang pailawin yung trigang sa apat na wire lang. Nakatipid ka na? So, nakatipid hindi ka pa na ano yung ano mo. Masyado matrabaho. Tapos, sa flexible na ganito lang kalaki, swap na siya. Pero papakita natin yan. Okay?